kamot ulo kaming lahat, Sir Jess, sa hindi maipaliwanag at mga kakaibang pangyayaring yon na aming nasaksihan ng mga araw na yon. Totoo pala talagang ang mundo, Sir Jess, ay binabalot ng misteryo o kababalaghan, lalo na ngayong lupang aming hinukay ni Itay. Grabe talaga ang aming pagtataka noon sa kung papaanong naging singlambot ng buhangin sa dalampasigan yon. Pagpatak ng alas 12:30 ng tanghali ay nagpasya na nga itong si Itay na umuwi na kami sa aming tahanan. Bit-bit namin ang bayong kung saan ay nasa loob noon ang aming malagintong panabong. At ang pagkapanalo ni malaginto sa isang panabong 5 rupinoy ay mabilis na kumalat sa ang baryoman o maging bayan sa aming probinsya noon. Mas lalo na nga sa aming mismong baryo dahil sa may ilan sa aming mga kababaryong mga magsasabong at mga mamumustang naroon sa mismong sabungan at nasaksihan nilang lahat kung papaanong makipaglaban ang aming malaginto at ang pagtilaok nito. Sa tuwing sasapit ang alas 2 ng madaling araw ay napansin din ng aming mga kabaryo, lalo na nga ng mga magsasabong at ang iba sa aming kababaryoy. Sinasadya nilang dumaan sa labas ng aming bakuran upang silipin at masilayan ang aming malaginto. Dahil doon, hindi naman sa pagiging isang madamot na tao ang ginawa ni Itay ay mas ninais na lamang ni Itay na ilagay sa loob ng kanyang sariling kulungan ang aming alagang si Malaginto dahil sa naisip niyang baka hindi malabong mangyaring nakawin sa amin si Malaginto. Dahil sa ang totoo niyan, Sir Jess, bukod sa aming mga kababaryoy na gustong makita ang aming panabong, ay may nakikita rin kaming mga ilang mga taong hindi namin kilala. Sinisilip nila mula sa mga siwang ng aming bakod ang aming alagang si Malaginto. Hindi lamang po yun, Sir Jess, napapansin rin naming parang pabalik-balik ang mga ito. At sa tuwing nakikita namin sila, inililihis nila sa ibang direksyon ang kanilang mga paningin, yung tipong may hindi sila magandang gagawin. Idagdag pa ang kanilang mga itsurang parang hindi mapagkakatiwalaan, 3 ang bilang nila. At halos lahat sila ay kaedaran lamang naming magkakapatid. Kapansin-pansin ring parang kanilang pinag-aaralan ang labas at loob at paligid ng aming tahanan. At heto pa, Sir Jess, sa tuwing sila'y nasa labas ng aming bakuran ay maya't maya ang ginagawang pagpapagaspas ng mga pakpak ni Malaginto at ang kanyang pagtilaok na parabang maging siyamay, uyam na uyam sa kanilang mga itsura. Unang mga nasabing 3 kalalakihang yon. Mabilis na lumipas ang mga ilang araw hanggang sa dumating na nga ang araw. Na itinakdang paghaharap nila Itay Cano at ng pinsang buo ni Mang Rupinong si Mang Claudio. Araw ng Linggo, subalit alas 2 pa lang ng madaling araw ay kagaya ng kinasanayan o naging kinaugalian nitong aming alagang si Malagintoy ay muli na naman itong tumilaok. Subalit ng puntong yon ay ang ginawa nitong pagtilaok ay sinabayan lang ng pagputakan at pagwawala ng iba pa sa aming mga panabong. Hindi sila sumusunod sa pagtilaok ni Malaginto, bagkus ay naaalerto ang mga ito. Ang totoo po niyan, Sir Jess, at sana po ay mabigyan ng pansin ng lahat ng mga sabongerong nakikinig o makikinig pa lamang sa kwentong ito, dahil po hindi po inaasa ni Itay sa mga kakaibang mga sinyal meron sa kanyang katawan itong aming si Malaginto o kung ano bang klaseng panabong ito, kundi pinananatili niyang maganda ang kalusugan ni Malaginto, tamang oras ng pagpapakain. Ikinokondisyon niya ito ng maigi, iniingatan. Hindi niya ito kailanman sinasalbahi at minumura. Mahal niya ang kanyang mga panabong at wala siyang pinipili sa kanilang lahat. Lahat sila ay mahalaga at kaibigan ang turing ni Itay sa kanila. Isang magandang samahang nararapat lang
na makita sa isang taong sabungero at ng kanyang mga alagang mga panabong. Hindi rin si Itay kumakain ng anumang mga panabong naming naaksidente. Hindi rin siya nagkakatay ng kanyang mga panabong. Maliban na lamang kung ito'y bihag ng aming panabong, Sir Jess. Hanggang sa heto na nga, Sir Jess, alas 8 pa lamang ng umagay, narinig na namin paulit-ulit ng tinatawag nila Mang Oktavo at Mang Clarito, si Tay Cano, habang sila ay makikitang nasa labas ng pintuan ng aming bakod. Parehong walang dalang bayong o panabong ang mga ito dahil ayon sa kanila eh. Paring Cano, sapat na sa aming si Malaginto ang palagi nating dadalhin sa bawat sabungan dahil sa talagang malaki ang aming tiwala sa kanya. Diba, paring Clarito? Ang uwi ka ni Mang Oktavo kay Itay nang silang dalaway tuluyan na ngang nakapasok sa loob ng aming tahanan. Sumang-ayon naman sa kanya at makailang beses pang tumango-tango itong si Mang Clarito. Pangisi-ngisi pa ito at banaag talaga sa kanyang hitsura ang tuwa at pag-aasang magtatagumpay na muli ang aming Malaginto laban sa kung anumang merong dalang panabong si Mang Rufino at ang kanyang pinsang si Mang Claudio. Ang isa pa sa mga iniilagan, kinatatakutan, tanyag at may mutyang tangan sa kanyang katawan para sa kanyang mga panabong. Ang mutyang nang galing sa pinatuyong nagsangang balat o buntot ng bayawak. Pagkatapos naming lahat na humigop ng mainit na kaping, inihanda sa aming lahat ni Inday Estelay at ng aming ipinari sa kaping nilagang kamote, ay agara na nga kaming naghanda ng aming mga sarili upang pumuntang muli sa kabilang baryo, sa baryo ng kaibigan ni Itay Cano na si Mang Rudy. Kalmado lamang ang gwapito naming panabong na si Malaginto habang siya'y nasa loob ng bayong at kasalukuyang nasa pag-iingat ni Itay Cano. At katulad ng naunay, muli kaming nagpaalam kay Inay Estela. Wala itong tutol na pumayag dahil nga, Sir Jess, sa nataong linggo ang magaganap na sultada o sabong. Muli naming binagtas o tinahak ang daan sa paanan ng bundok papunta sa kabilang baryo. Pagkarating namin sa bunganga ng baryo, nakita na namin ang mga kabahayan doon na lahat ay yari sa sinaunang estilo o pagkakayari ng mga kabahayan. Pinuntiriya kaagad ng aming mga paa ang daan patungo sa tahanan nila Aling Tisay at ni Mang Rudy. Pagkarating namin sa kanila, nakita naming naroroon na pala sa kanilang tahanan itong magtataring kumpari ni Mang Rudy na si Mang Iko. Parehong nakahanda na ang mga ito, parehong bagong ligo at ang kanilang mga buhok ay parang dinilaan ng baka dahil sa kumikintab ang mga ito dahil sa kanila itong nilagyan ng sikat at puso ng mga panahong yon na inilalagay sa buhok at iyon ay ang pamada kong tawagin. Pero sa kanilang lahat ay mas higit na nakalalamang sakinang o kintab ang ulo itong si Mang Oktavo dahil sa panot na ito, Sir Jess, at ni isang hibla ng buhok sa kanyang uloy wala nang makikita. Bumawi na lamang ito sa kanyang katawan dahil sa ito'y maskulado, Sir Jess. Nakagaya na Itay Cano, kumikintab ang kanyang noo at lalo na nga ang kanyang ulo. Nagbatian sila at nagkamustahan nila Itay nang sila ay magkaharap-harap na. Inaya pa sana kaming uminom ng kape at iparis ang ginataang saging na saba nitong si Mang Rudy bago sanang pumuntang sabungan. Subalit kami ay tumanggi na dahil nga sa katatapos lang naming magkape at kumain ng nilagang kamuti sa amin. Kung kaya't, Ama! Asawa ko, Tisay! Bahal! Damihan mo ang sinaing at mag-ihaw kang muli ng isda at magsigang ka na rin ng sariwang isda para mamaya pagkatapos naming magsabong ay dito muling kakain itong sila paring Cano. Ang utos ni Mang Rudy kay Aling Tisay. Masaya naman siyang sinagot at sinunod ni Aling Tisay. Kung kaya't magkakasabay-sabay na nga kaming lumabas ng kanilang tahanan at katulad nila Mang Oktavo at Mang Clarito, hindi nagdala ng panabong itong si Mang Rudy. At pareho din kina Mang Oktavo ang kanyang katuwiran, si Malaginto
po ang aming alagang panabong ayon kay Mang Rudy ay sasapat na para ibangga sa panabong ni Mang Claudio. Nang biglang, Paring Rudy, paring ako, may iba ako. Ano palang balita nyo tungkol kay Rufino at sa kanyang pinsang si Claudio? Dinig naming tanong ni Mang Octavo kay Mang Rudy at kay Mang Iko. Habang kaming lahat ng mga sandaling yon ay kasalukuyan na ngang makikitang magkakasama at tinatahak ng aming mga paa ang nasabing sityo kung saan ay doon magaganap ang sultada. Paring Octavo, ang dinig ko kaninang sinabi sa akin ng isa sa aming kabaryong sabungerong si Pilimon ay kanina pang naghihintay ngayon sa sabungan sa aming sityo ang dalawang magpinsang si Rufino at si Claudio. Sagot sa kanya ni Mang Rudy, samantalang tahimik lamang silang pinakikinggan ni Itay Cano at ang palitan ng kanilang mga pag-uusap. Ganoon ba, Paring Rudy? Ano kayang klaseng panabong ang dala ni unang pinsan ni Rufinong si Claudio? Ang tanong naman ni Mang Clarito kay Mang Rudy. Paring Clarito, ang dinig kong sinabi sa akin ni Pilimon kanina ay isa raw yung mayahing nakakasiyam na panalo na. Mga pare, higit na mas matanda yon kaysa sa ating dalang malaginto. Marami na yung naging karanasan sa larangan ng salpukan. Winner yon mga pare. Pulido rin daw yon kung pumalo mga pare. At katulad ng ating dalang malaginto ngayon ay hindi rin yon nauunang umatake. Ang may kahaba ang pagkakasabi ni Mang Rudy, kung kaya't hindi talaga maiiwasang makaramdam kaming magkakapatid ng tensyon at takot sa aming sarili. Para sa aming alagang si Malaginto, ganoon pa may, naging iba yon sa ipinakikitang hitsura ni Itay kung kami noon ay kabadong-kabado. Si Itay na may ay katulad ng aming alagang si Malaginto, tahimik lamang ito, tahimik, at hindi ito kababakasan ng takot para sa magiging laban ng aming alagang si Malaginto. Bigla ko tuloy naisip na baka nahawaan na siya ng aming Malaginto dahil pareho silang kalmadong-kalmado kung titingnan. Kung ganoon, Paring Rode, ano kaya sa tingin mo, Paring Rode? Mayroon kayang ibubuga ang kanilang mayahin dito sa ating malagintong panabong? Sambit pang muli ni Mang Octavo, ngunit, Ha 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 ha. Abay, oo naman, Paring Octavo. Siyempre naman, pare. Katunayan eh kahit pagsamahin pa ng magpinsan na yon na si Claudio at Rufino, ang bisa ng kanilang mutya at ikarga nila sa kanilang panabong na isang mayahin ay hinding-hindi nila kayang pabagsakin ng ating malagintong ito. Alam niyo kung bakit mga pare? Kung bakit ko nasabi yan? Sino ba ang makakatalo sa isang sinyaladong panabong na isang malaginto? Sinyalado na, ihari pa ng sabungan. Bukod doon mga pare, swerte ang kulay ng ating malagintong ito. Kasi ang kulay niya, katulad talaga ng totoong ginto. At pag sinabing ginto mga pare, ay alam natin, matik na, matik ng pera. Pera ang kahulugan noon mga pare. Hindi ba? Tama ako mga pare. Ha 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 ha. Nagtawanan silang apat bilang sagot sa mga sinabing iyon ni Mang Rudy sa kanila. Sa mga narinig kong mga sinabing iyon ni Mang Rudy ay kahit papaano'y naibsan o nabawasan ang matinding kabang nooy nag-uumpisa nang mabuo o mabuhay sa aking sistema. May kalayuan din pala ang sityo nila Mang Rudy na parang nasa kasuluk-sulukan na yon ng kanilang bundok. Malaki ang naiambag o naitulong ng aming mga dalang tig-iisang mga tubig na nakalagay sa mga galong nasa aming mga baga. Kung kaya't naibsan ang matinding uhaw dala ng matinding sikat ng araw, hanggang sa kami ay makarating na nga sa hangganan ng aming ginagawang paglalakbay dahil sa meron na kaming nakikitang mga bilang ng mga kabahayan at ng mga taong naglipa na sa naturang kalsadang lubak-lubak. Isa rin itong maliit na baryong sakop ng barangay nila Mang Rudy. At ang mga kabahayan doon ay makikitang malapit sa mga naglalakihang mga punong kahoy at mga niyog.
mga punong kahoy na talagang masasabi kong piling-pili o sadyang itinanim. Dahil sa ang mga ito'y matitibay na mga kahoy, katulad na lamang ng mga punong mahogani, punong nara, liputi, basyad o pili, kamagong at iba pang mga magaganda at matitibay na mga kahoy. Dinala kami ni Mang Rudy at ni Mang Iko sa Kapatagan, di kalayuan sa mga kabahayan doon, pantay na lupa, ngunit may mga pailan-ilang mga matatayog o masasabing matatandang mga punong niyog ang makikita doon. Doon namin nakita at narinig ang mga boses ng mga taong nasa labas ng isang sabungang gawa rin sa mga kahoy ang siyang nagsisilbing harang doon. Yung mga sabungang karaniwang makikita sa mga liblib, sa mga liblib na mga lugar, maraming mga mamumusta at mga magsasabong ang naroroon. At nag-umpisa na namang magputakan at naalerto ang mga panabong ng mga sabungero doon nang kami ay tuluyan na nga nasa gilid o labas ng sabungan. Nagbulong-bulungan na naman ang mga tao habang sila'y nakatingin kay Itay na may hawak sa kanyang kamay at kanyang hinihimas ang aming panabong na isang malaginto. Sinasabi ng mga itong, "Pare, narito na ang panabong ni Kanaw, ang malagintong panabong at binansagang hari, hari ng sabungan. Ewan ko lang pare kung uubra yan sa mayahin ni Claudio na nasa loob na ngayon ng sabungan kasama ng kanyang pinsang si Kagawad Rupino." Ang medyo pabulong na pagkakasabi ng isang mamang mamumusta sa kanyang katabing isang sabungero at may hawak na isang abuhing panabong. "Siya nga pare, mukhang isang magandang salpukan ang ating masasaksihan ngayon." Sagot naman sa kanya ng nasabing katabing isang mamumusta, mabilis naming iginala ang aming paningin sa loob ng sabungan. At doon ay nakita namin si Mang Rupino, nakangiti ito at nakatanaw rin sa aming kinatatayuan. At meron itong mga kasama o katabing, tatlong mga kalalakihang kaidaran lamang nila Itay. At ang isa sa kanila ay balbasarado o yung merong makakapal at maiitim na bigote at balbas, matangkad, ngunit patpatin. Nakasuot ito ng isang, sa tingin ko'y, urig, umamahaling sombrerong pabilog at kulay itim. Subalit katulad ng kanyang katabing si Mang Rupino, ay pangkaraniwan lamang ang kanyang suot. Siya na pala si Jess, ang pinsang buo ni Mang Rupino, ang isa pa sa mga tanyaga ng mga panahong iyon na isang sabungerong may mutyang galing sa nagsangang buntot ng bayawak. At maraming beses na niyang napatunayan ang bisa noon sa lahat ng kanyang mga panabong may hawak itong panabong na isang mayahing literal na nagbabaga ang kanyang mapupulang mga balahibo. Napakaitim ng kanyang mga paa at maging ang kanyang bilugang naglalakihang mga mata, ispunghado ang kanyang taglay na palong. At talagang di hamak na mas matanda ito kaysa sa aming malaginto. Nakita pa naming lahat kung papaanong marahang idinikit ni Mang Rupino ang kanyang bibig sa parting tenga ng kanyang pinsang si Claudio. At parang meron siyang importanteng sasabihin kay Mang Claudio. Pagkatapos ay marahan na nga niyang ipinipihit sa aming direksyon, lalo na nga kay Itay, ang kanyang paningin. Ngumisi ito Sir Jess at nagpailing-iling na parang sinasabi nitong sisiwlang ang aming malagintong panabong. Kung ikukumpara sa kanyang mayahing winner, hindi ito namangha. At mas lalong hindi nagulat sa aming malaginto, samantalang makikita namang atat na at pilit na nagpupumiglas sa kanyang dalawang kamay ang kanyang mayahing panabong na parabang nagmamadali na itong kargahan siya ng tari at gusto nang pumatay ng isang panabong. "Siya si Claudio, pareng Kano, ang isa pa sa mga iniilagang makabangga ng mga sabungero sa kanilang bayan. Balita ko rin, pareng Kano, ay may amoy, umabaho at malansa ang bawat mga salitang inilalabas ng bibig ng taong yan. Kaya't pag kayo ay nagkaharap mamaya, ay kinakailangan lamang natin ng mahabang pasensya." Ang paalala ni Mang Rudy kina Itay, kaagad namang sumang-ayon at sumagot sa kanya si Itay nang, "Tama ka, paring Rudy.
at sa lahat ng mga tulad naming mga sabongero, sabongero man o hindi, na nakikinig sa munting channel na ito, ay kinakailangang maging mahaba ang ating mga pasensya sa oras na may amoy o mabaho at malalansa ang mga katagang binibitawan ng isang taong kausap natin, o ang ibig kong sabihin ay hindi maganda ang mga katagang pinapakawalan ng kanyang bibig. Hangga't maaari ay pigilan nating magalit para nang sa ganoon ay iwas sa gulo. Ngunit nakadepende yun, huwag lamang tayong sasaktan ng pisikal dahil ibang usapan na yun. Ilang sandali pa'y nakita na nga naming lumapit sa aming kinaroroonan si Lamang Rufino kasama ang kanyang pinsang si Claudio at ang naatasang maging sintensyador ng sabungan. Pagkatapos ay, ha 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 ha, siya pala si ano? Ang isang pipitsuging magsasabong. Ngunit pilit niyang ginagawa ang lahat ng paraan para maging isa siyang tanyag na sabongero, gamit lamang itong isang kanyang malagintong panabong. Ha 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 ha. Isang gold na alam ko't natitiyak kong bubutasin lang at gigibain ng aking mayahing winner ang katawan ng panabong mong yan. Ha 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 ha. Kano? Bibigyan pa kita ng ilang minuto para ikaw ay makapag-isip-isip. Ayoko kasing sisihin mo ako sa oras na sumambulat lahat ng mga lamang loob ng panabong mong yan sa sahig ng sabungan. Ha 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 ha. Dinig naming lahat na walang prenong pagkakasabi nitong si Mang Claudio Kaitay at sa aming malagintong panabong. Ramdam ko ang matinding inis ni Itay Cano at maging ng kanyang mga kaibigan, at ramdam ko rin sa kung papaano nila ito pilit na pinipigilan dahil sa sabong lamang ang kanilang pinakang pakay sa nasabing sityong yon at hindi ang makipagtalo o makipag-away. Kano, pagpasinsyahan nyo na ang pinsan kong ito. Ganyan lang siya magsalita. Pero tuloy ang salpukang magaganap ng inyong malaginto sa kanyang mayahin. Paano, Kano? Patatarian na ba natin ang inyong mga panabong upang nang sa ganoon ay maumpisahan na kagad ang magaganap na salpukan? Ang singit namang pagkakasabi ni Mang Rufino, mabilis namang sumagot sa kanya si Itay nang sa ganoon ay maiwasan nilang makarinig pang muli ng mga hindi magagandang salita mula sa mabahong bibig ng kanyang pinsang si Claudio. Dumistansya na nga ang mga ito sa amin at nakita ko pang parang siraulong pagising-isi at pailing-iling itong si Mang Claudio. Kinargahan na nga ni Mang Iko nang tari ang paanan ng aming malaginto kung saan ay nagdulot na naman yon ng bulong-bulungan at ingay sa labas ng sabungan. Ganoon din ang nooy kasalukuyang masasaksihang ginagawa ng isa sa mga kasamahan ni Mang Claudio. Nagmamadali itong ikinakarga sa mayahin ni Mang Claudio ang kanyang hawak na tari. Naging abala na ang Kristo sa pagkulikta ng mga perang pusta. Agresibo, agresibong agresibo at parang atat na sa laban ang mayahin ni Mang Claudio. Manang mana ito sa kanyang walang hiyang amo. Siga ito, Sir Jess, kung umasta. Taliwas naman yun sa aming malaginto dahil kalmadong kalmado lamang ito na parabang hindi ito kakikitaan ng takot sa kanyang magiging laban. Masamang masama ang tinging ipinupukol sa aming grupo nitong si Mang Claudio. Masama pala ang kanyang ugali. Kabaliktaran siya ng pag-uugali ni Mang Rufino. Halos pareho ang naging labanan ng pusta sa tigmagkabilang panig. Palibhasay, marami talagang mamumusta at mga magsasabong doon ang higit na mas nakakakilala sa mga panabong nitong si Mang Claudio. Alam nilang malakas ito kung pumalo at mabilis kung umarangkada ng pag-atake. At pagkatapos na makumpleto ang mga pustay, ay pinagharap na nga si Itay Cano at si Mang Claudio sa gitnang bahagi ng sabungan. Hawak nila ang kani-kanilang mga panabong
pagmasdan mong maigi ka no. Ang hitsura nitong aking mayahin, pagmasdan mong maigi. Dahil ito, ang panabong na magpapanginig sa iyong malaginto. Ha 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 ha. Angas na pagkakasabi ni Mang Claudio kay Itay Kano. Ganoon pa may, hindi siya pinapansin ni Itay. Pinagharap na nga nila ang dalawang panabong. Tumuka kaagad ng sunod-sunod sa ulo ni Malaginto ang mayahin ni Mang Claudio. Sinyalis na ito'y palaban talaga. Gumanti ng tuka sa kanyang ulo si Malaginto. Mahina lamang yon, ngunit may diin. Nakita ng lahat kung paano nagliparan ang kanyang mga balahibo sa kanyang ulo. Nang binitawa ni Malaginto ang pagkakakapit ng kanyang tuka sa kanyang ulo, pansin ng lahat na parang nasaktan doon ang mayahin ni Mang Claudio. Dahil sa medyo ito'y napaiktad. Dahil doon ay magkasabay na nga nilang binitawa ng marahan sa lupang sahig ng sabungan ang dalawang panabong. Muling naging alerto ang lahat ng mga panabong sa labas ng sabungan. Nagputakan at tumilaok ang iba sa kanila. Kabadong-kabado kaming lahat, Sir Jess. Dahil pagkalapat na pagkalapat ng mayahin sa lupay ay otomatiko nitong inatake ang aming Malaginto. Napaatras palayo sa kanya si Malaginto. Subalit, nananatili lamang itong nakikiramdam sa kung anong susunod na hakbang ang gagawin ng mayahin. Nabigla kaming lahat, Sir Jess, nang ibinaling namin lahat ang aming paningin sa kinapwepwestohan ni Mang Claudio. Dahil nakita namin itong nakadapa na sa gilid ng ruweda at nag-asal bayawak na ito habang nakatitig sa kanyang mayahing panabong na parang kinukontrol niya ang kanyang mayahin. Pilit na iniaabot ng kargang tari ng mayahin ang aming Malaginto, ngunit hindi niya ito magawang patamaan. Dahil sa bawat ginagawa niyang pag-atake ay siya namang paglayo sa kanya at pag-ilag ng aming alagang Malaginto na parang naghahanap lamang ito ng tamang pagkakataon. Bumuelo ang mayahin ni Mang Claudio at lumipad papalapit sa aming Malaginto. Ngunit sa halip na umilag si Malagintoy, sinabayan niya ito sa ere. Bumuka ang kanyang tigmag kabilang pakpak at kanya itong ipinapagaspas. Kasunod na hoy ay ang pag-angat ng kanyang dalawang mga paa sa lupang sahig ng sabungan. At nang silang dalawa ay magpang-abot na sa ere, ay nanlikhayo ng malalakas na pagaspas at pagpalo ng kanilang mga pakpak sa isa't isa. Hiyawan ang lahat ng mga nakasaksi dahil sa pareho silang mabilis. Dahilan upang hindi namin maaninag kung sino sa kanila ang may tama ng tari o kung sino ba ang napuruhan sa kanilang dalawa. Nakaawang na ang bibig ni Mang Rufino maging ng iba pang mga tao sa labas ng sabungan, samantalang si Itay ay hindi ko kinakitaan ng matinding pagtataka. Nananatili lamang itong kalmadong-kalmado sa mga nangyayari sa dalawang panabong at nag-ibaling ko ang aking paningin sa nooy na kanapang. Nag-asal bayawak na si Mang Claudio ay nakita ko itong pawisan na at nagtatagaktaka na ang kanyang mga pawis sa kanyang noo. Taliwas yun, Sir Jess, kay Mang Boy at kay Mang Abraham na meron ding mutyang galing sa bayawak. Dahil si Mang Claudio na may mutyang galing din sa bayawak ay kinakitaan namin lahat na magkakapatid ng hitsurang parang hirap na hirap na ito. Hindi na maipinta ang kanyang hitsura at parang nahihirapan na ito sa kanyang ginagawang ritual. Hanggang sa pagkatapos na magpalitan ng pagpalo ng aming Malaginto at ng mayahin ni Mang Claudio sa ere, ay magkasabay silang magkahiwalay na bumagsak sa sahig ng sabungan. Paglapat ng mga paa ni Malaginto sa lupang sahig ng sabungan, ay pumustura kaagad itong brusko na nakatayo lamang at hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito hinihingal, Sir Jess, samantalang ang mayahin ni Mang Claudio ay pumustura kaagad itong parang papasugod sa aming Malaginto. Ngunit hinihingal na ito, Sir Jess, na kagaya ng kanyang among si Mang Claudio. Hindi gumagalaw si Malaginto, ngunit
nananatiling hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa mayahin ni Mang Claudio na puno ng nakabibinging katahimikan ang labas ng sabungan, hanggang sa bigla na lamang na may sumirit at pumatak na dugo sa parting ilalim o parting puwitan ng mayahin ni Mang Claudio. Paglaoy ay meron kaming nakitang parang nakalaylay doon at medyo mahaba ito, Sir Jess. At parang isa itong parte ng kanyang lamang loob. Isa pala itong bituka. Medyo lumaylay na ang kanyang bituka. Ganoon pa may katakatakang ay hindi pa rin ito kakikitaan ng pagkaduwag sa labanan dahil sa mabilis niyang inatake ang aming malaginto na kahit pa'y hila-hila na niya ang kanyang bituka. Matapang ang mayahin, Sir Jess. Hindi katulad ng ibang panabong na kapag ka nakakaramdam na ng hapdi sa kanilang katawan, tumatakbo na ang mga ito. Iniangat nito ang kanyang paang may tari at binalak nitong ibaon yun kay Malaginto. Ngunit naiwasan yun ni Malaginto sa paraang tumalon si Malaginto at bigla na lamang sumilong sa kanya ang mayahin. At pagbagsak niya sa sahig ng sabungan ay mabilis siyang piniktosan ni Malaginto ng isang malakas na pagpalo ng kanyang kargang tari sa kanyang parting puwitan ang nooy. Nakatalikod na mayahin, binutas ng kanyang kargang tari ang puwitan ng mayahin at winasak yun ang kanyang kargang tari. Dahilan upang mas lalo pang ang iniluwa ng kanyang sugat ang kanyang mga bituka. Napasubsob na ang kaawa-awang mayahin sa sahig ng sabungan. Kasabay naman nooy ay siya namang pagbagsak ni Mang Claudio sa sahig ng sabungan at halos hindi na ito makabangon pa, Sir Jess. Kung kaya't pilit siyang inalalayan ng kanyang mga kasama upang siya'y makatayo, banaag ang pagkadismaya at panghihina ng kanyang hitsura. Samantalang ang mayahin ay nagpilit pa rin tumayo kahit pa'y ito'y makikita ng nanghihina at parang malapit ng bawian ang buhay. Matapang ito, Sir Jess. Matapang ang mayahin. Nakahanda siyang lumaban patay man kung patay. Nakatalikod naman sa kanya ang aming malaginto habang ito'y makikitang hindi gumagalaw. Ngunit mariinitong pinakikiramdaman ang mayahing nooy. Malapit ng malagutan ng hininga, hindi rin ang tagal nang suriin ng sintensyador ang mayahin ni Mang Claudio ay wala na itong buhay. Panalo. Panalo ang aming malaginto. Muli kaming nagyakapang magkakapatid. Tumalong-talong naman sa sobrang tuwa sila Mang Oktabo at maging ang magtataring si Mang Iko. Sa kahanga-hangang ipinakita ni Malaginto, nagpalakpakan at nagsigawan ang mga mamumustang pumusta sa aming Malaginto. Kinakitaan naman si Itay Kano ng labis-labis na saya dahil sa pagkapanalo ni Malaginto, nakangiti siya habang hawak niya at hinihimas ang nooy. Inaalisan na ng taring si Malaginto. Muli naming nakitang papalapit sa aming grupo sila Mang Rufino. Kasama nito ang kanyang pinsang may mutyang galing sa balat o nagsangang buntot ng bayawak na si Mang Claudio. Medyo maganda na ang kanyang kalagayan at medyo naging maamo na ang kanyang hitsura. At nang sila'y tuluyan na ngang makalapit kina Itay, ay naguwi ka itong si Mang Rufino kay Itay na. Wala talaga akong masasabi, Kano, sa iyong alagang panabong na yan. Sa ipinakita niyang laban ngayon ay nagbago na ang aking isip, Kano. Hindi ko na ibabangga pa sa iyong malaginto ang aking mga panabong. Nakakamangha, Kano, ang panabong mong yan. Diba, pinsang Claudio? Uwi ka ni Mang Rufino sa amin maging sa kanyang pinsang si Mang Claudio. Sumagot naman ito at sinabi, Oo, pinsang Rufino. Kano, pasensya ka na sa mga sinabi ko sa iyo kanina, lalo na sa ginawa kong pamimintas at pagmamaliit sa iyong malagintong panabong na totoo nga ang kahanga-hanga makipaglaro at totoong hari ng sabungan. Kano,
Narito ang aming natalong mayahin. Pasensya na ulit sa inyo. Uwi ka ni Mang Claudio kay Itay at iniabot niya kay Itay ang wala ng buhay na mayahin. Walang ano man yun, Claudio. Nagpapasalamat din ako sa iyo, Claudio. Dahil sa taglay mo ang ugaling nararapat lang na maging ugali ng isang taong sabongero. At yun ay ang matuto tayong tumanggap ng ating pagkatalo. Maraming maraming salamat sa iyo, Claudio. Lalo na nga sa iyo, Rubino. Sagot sa kanilang dalawa ni Itay na siya namang makikitang pagtango-tango ni Mang Octavo o ng mga kaibigan ni Itay bilang pagsang-ayon sa lahat ng mga sinabi sa kanila ni Itay, dahil iyon naman talaga ang dapat na maging ugali ng isang natalong sabongero. Tama ka sa mga sinabi mong yan, Kano. Isa lang ang nasa isip ko ngayon. Isa lang ang alam kong dahilan kung bakit natalo ang aming mga panabong sa iyong malagintong yan. Siguro'y dumating na ang panahong kinakailangan na natin, Pinsang Claudio, na magpaalam sa ating mga mutyang tangan para sa ating mga panabong. Nangyari na, Pinsang Claudio, ang mga sinabi sa atin ng ating mga magulang noon na oras na matalo o masumpa ng isang sabongero ang ating mga mutya gamit ang kanyang panabong, ay tuluyan na nga itong mawawalan ng bisa. Natatandaan mo pa ba yun, ha, Pinsan Claudio? Ang paliwanag ni Mang Rufino kay Itay, lalo na nga sa kanyang pinsang buong si Mang Claudio. Tumangotango naman sa kanya si Mang Claudio bilang tanda ng bukal sa loob na pagsang-ayon niya sa lahat ng mga katagang sinabi ni Mang Rufino sa kanya. Pagkatapos nooy ay nagpaalam na muli ang mga ito na uuwi na sila sa bayan. Kanoon din kami nila Itay, hindi na rin kami nagtagal pa sa sabungang yon. Pagkatapos nila Itay na makuha ang pustang kanilang napanalunan, ay muli kaming magkakasamang umuwi pabalik sa tahanan nila Mang Rudy, at iniwan naming nagpatuloy ang sabong sa sabungang yon at ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa labas ng sabungan. Bulong-bulungan, uusap-usapan nila tungkol sa aming alagang panabong na si Malaginto. Masaya kaming lahat na nag-uusap at nagkwikwentuhan sa daan tungkol sa naging laban ni Malaginto sa mayahin ni Mang Claudio, habang tinatahak na namin ang daan pabalik kina Mang Rudy. Nang biglang sa unahan ng aming daang nilalakaray, may natanaw kaming limang mga kalalakihang halos kaidaran lamang din nila Itay Kano. Pasalubong na kami sa kanila at may napansin kaming ang isa sa kanila ay may hawak-hawak at merong hinihimas na isang manok panabong at isa itong abuhin. Pareng Rode, pareng Iko, kilala mo ba sila? Ang tanong ni Mang Octavo kay Mang Rode at Mang Iko. Sumagot naman ang mga ito at sinabing, "Hindi, pareng Octavo, bago lang sa akin ang kanilang mga itsura." At nang sila'y nasa aming mismong tapat na ngay, tumigil ang mga ito at nag-uwi ka ang isang mamang may hawak na isang abuhing panabong kaitay nang, "Ikaw ba si Kano ang may-ari ng panabong na isang malagintong nasa loob ng iyong bitbit na bayaw?" "Ang malagintong tinawag o nabansagang hari ng sabungan?" Seryosong tanong niya kay Itay. Sumagot naman ng maayos sa kanya si Itay at sinabi niya sa kanyang, "Magandang araw sa iyo at sa iyong apat na mga kasama. Ama, ako nga si Kano. Ano ba ang nais niyo at naitanong mo ang tungkol sa aming alagang malagintong panabong?" Sagot sa kanya ni Itay at pabalik tanong. Sumagot naman sa kanya ito nang, "Kano, ako si Raimundo, o mas kilala ako sa aming samahan na si Kamundoy. Kano, nais ko sanang humingi sa iyo ng isang pagkakataon na kung okay lamang ba sa iyong itapat ko sa iyong malagintong panabong sa susunod na linggo itong aking abuhing panabong. Yun namay, kung okay lamang sa iyo." Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Placida de la Cruz, si Ma'am Patricia Domingo, si Boss Giovanni Almanon,
kay Boss Emiliano Rapples, kay Boss Eduardo Bangod, kay Boss Daniel Andrada, si Boss Chris Batok, si Boss Edmond Misterio. Shout out po kay Boss Efren Kupat ng Mindis Cavite, kay Boss Jeffrey Reyes, kay Boss Jeremy Batore, kay Boss Dinsel Abikivel, kay Boss Beck Artesa, kay Boss Feliciano, kay Boss Nestor Baoyon, kay Boss Rodmer Brutamante. Shout out po kay Boss Daniel Andrada, isa po siyang security guard ng Sunnyvale. Shout out po kay Ma'am Feli Rivera Raimondo. Ma'am, maraming maraming salamat po. Kay Boss John Alcantara. Boss, salamat po. Shout out po kay Boss Norberto Gabasa. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shout out po kay Boss Joy Earl ng Spike Ribs from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out po kay Ma'am Lilit Lakandili. Maraming salamat po, ma'am. Kay Boss Efren Abadiano. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Ma'am Rochelle Gibo. Ma'am, salamat po. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Victor Soriano and family from Israel. Salamat po, boss. Kay Ma'am Imelda Pascua, kay Boss Alan Erigayen. Salamat po, boss. Kay Boss Paparek Aldi. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Leonard Baynosa, kay Boss Cristino Mayuga, kay Boss Amer na kasalukuyang nagtatrabaho sa Dalandan, Valenzuela, sa Boss Mark Lichon Manok. Salamat, boss. Shout out po kay Boss GP Paluyo Gimbers, kay Boss Nelson Empleo. Boss, maraming salamat po. Kay Ma'am Luis Jean Orolpo. Salamat po, ma'am. Kay Ma'am Alice Abad. Salamat po, ma'am. Shout out po kay Boss Sammy Baklas. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyo, boss. Kay Boss Feliciano, shout out po sa inyo, boss. Maraming salamat po. Shout out po kay Boss Permasis Alex. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Alex ng Tamigin. Shout out po kay Boss Marieto Pangonilo ng Riyadh KSA. Maraming salamat po, boss. Shout out po Christian Villasenor at family Villasenor from Pulilan, Bulacan. Boss Pogs 25. Boss, shout out na po. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Ma'am Elizabeth Arnaez, kay Ma'am Borling Lawrence. Nais ko rin pong i-shout out si Boss Joey Makaraeg. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Nais ko lamang pong pasalamatan at i-shout out si Ma'am Chris Apple. Ma'am, maraming maraming salamat po sa inyo. Shout out po kay Ma'am Virginia Belli, kay Boss Victor Tikala, kay Ma'am Josepina Ganapao, kay Boss GP Alejandro, kay Boss Jan Gavin Moneba, kay Ma'am Terence Dikito ng New Bataan, Davao de Oro, kay Boss Edward Mawili, kay Sir Mintong Liza. Shout out po kay Boss Alvin Official Vlogs from Valenzuela City. Shout out po kay Boss Alvin Di Manaluan ng Valenzuela City, kay Ma'am Chris Alcantara, kay Boss Rene Abalos. Shout out po kay Boss Satra Abdul Sumimbo, kay Boss Arnold Manligis from Jida KSA, kay Ma'am Rosie Dimesa, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Condesa ng Norte, kay Boss Lowe Orolpo, kay Boss Janjan Domingo, kay Boss Daniel Andrada, kay Boss G. Sumojo, kay Boss Giobel, kay Ma'am Pei Teyas, kay Tulmalben Isguera, kay Ma'am Lina De Los Reyes, kay Boss Rinaldo Gudin, kay Boss Alberto Mariano, kay Boss Amer. Shout out po kay Ma'am Yumi Tatum, kay Sir Mel ng Ang Palatandaan, kay Ma'am Francis Sit, kay Boss Jim Jim Gaming, kay Boss Mark Dennis Barbarona, at siyempre kay Boss Merwin Oled, si Boss Pogs 25, si Boss Gary Bitita, si Boss Ayan Apaso, si Boss Vincent Militante, si Boss Mark John Lastimoso, si Ma'am Sidney De Jesus, si Boss Warren Lenes, si Boss Alfredo Dutarot, si Boss Roland Padrigo,
si Boss Reden Apaso, kay Boss Digidirin Galido, kay Boss Mark Rosel Abillanida. Shout out at maraming maraming salamat sa aking pamangkin dyan sa Koron-Koron Matnog Sorsogon na si Kurt Lumokso. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Ma'am Marilo Pugoy. Shout out po kay Boss Anthony Pideles na nasa Doha, Qatar. Maraming maraming salamat po sa iyo, Boss. At sa lahat po ng nakikinig sa ating kwento ngayon, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng mga OFW, sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, sa lahat ng aking mga silent listeners, shout out po sa inyo at magandang araw po sa inyong lahat.